One like, sabi ko sa'yo kung video ba yan. Maling meeting ata yung pinasibukan ko. Oh! Ano yun? Nagsasalita! Teka nga muna. Ano? Sino ba kayo? Ano? Ang ingay niyo naman po. Basta ako si Alexander. Can we please normalize respecting other people's peace of mind and observe netiquette? Can you please try to do that? Galing ako sa mahirap na pamilya, sa panahon kung saan may digmaan sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim para sa kapakanan ng Jerusalem at ng Diyos na Panginoon ng Salibutan. Ang aking pangalan ay Joanne. Hilig ko ang gumamit ng instrumentong pamusika. At in-house ko ay sumulat ng mga kanta. Ako ay si Isabella. Nagmula sa panahon na tanyag sa larangan ng filosofiya, literatura, at sining. Ako ay si Livina, isang pintor mula sa Renaissance. Ako nga pala si Elias. Ako'y nagmula sa panahong industrial kung saan ang mga kalalakihan ang nungunang pagdating sa kabuhayan at mga kababaihan na may nananatili lamang sa loob ng kanilang tirahan. Kinagagalaw ko yung makilala ang lahat. Nasaksihan ko ang paglapag ng tao sa buwan. Galing ako sa panahon kung saan pausbong ang musika, pananamit, at teknolohiya sa anuman sa mundo. Ang pangalan ko ay si Anna. My God! 21st century na! Let's normalize speaking Taglish! Iba talaga ang henerasyon ko. Mas bukas ang pag-iisip. Ano ba Twitter niyo at i-follow ko kayo? Drop niyo lang sa chat box. Eto sa akin, @chani_21. Kuha niyo, follow niyo ako ah. Don't forget it. By the way, I'm Chanel, your postmodern fashionista. May bago ka na panahon sa tawag na ito. Nakikita ko nagmula pa ito sa modern na panahon. Si! Balita ko. Grabe na ang pollution dyan. Nabagit mo ba ang sinasabing kasalukuyang panahon? Tama ka. Isabella, tama? Oo.
naibalita rin sa akin na dekada rong inaabot ng pag-aaral dyan. Puros pasusunog ng kilay. At ano naman ang naiambag? Wala, wala, wala. Kung modernong panahon lang naman ang pag-uusapan, alam naman nating lahat na hitik sila sa kaalaman at kagamitan. Ngunit hanggang doon na lamang sila. Lahat ng bagay ay inahain na lamang sa kanilang harapan. Nakatigil ng pagkilos ng kanilang mga kamay, mga paa, dahil may iba nang gagawa para sa kanila. Nag-aantay na lang ng ayuda. Kung ako ang iyong tatanungin, may higitan ng aking panahon ang mga naibahagi ng panahon na iyong kinabibilangan. Kung wala ang pag-aaral sa matematika na sinimulan sa aming panahon, tiyak hindi magkakaroon ng mga pagbabagong teknikal sa mundong ito. Kaalaman ang pinakahihigit sa lahat. Hindi mo na kailangan sabihin ng mga pamana ng inyong panahon. Dahil sa aking perspektiba, puro pagbabasa at pag-aaral lang naman ang naging focus nyo. Wala na. Sa aming panahon, nagsimula ang paggawa at paggamit ng mga barkong naglalayag sa tubig. Maging ang paggamit ng mga bakal ng mga armas. Binuksan namin ang panibagong kaalaman na nakatulong sa bawat bansa na makikita ang pag-unlad sa kasalukuyang panahon. Magsitigil nga kayong dalawa. Puro kayo yabang. Sa panahon namin, nagkaroon ng paglilimbag ng mga akdang babasahin na nakatulong sa pagtaas sa kalidad ng edukasyon. At ang sinasabi mong barkong naglalayag na gamit pang depensa na pana-pana lang at ang mga apoy na may langis o di kaya ibabangga lamang sa kalaban. Ha! Medieval! Barkong dekanyo na kami. Susugod pa lang kayo sa amin. Sabog na kayo. Kung gayon, ano naman ang ambag ng panahong industriyal? Moderno. At sumunod sa modernong panahon. Masyadong tahimik. Masyadong tahimik. Ako, hindi nyo ba ako tatanungin? Ano pa itong maliit na bagay na may nagsasalita? Pwede pa itong magamit sa pangaso? Ano yung mga ingay na yun? Pwede ba namin magamit yun panakot sa mga hayop? Dito kasi sa panahon namin, agrikultura at pangaso lamang ang pinagbabasehan ng aming buhay. Ito ang nagsilbing daan para mapadali ang aming buhay. Yung apoy, sa amin ang galing yung apoy na nagbigay liwanag sa inyo lahat. Yung apoy! Aray! Ah! Sakit pa rin ang katawan ko mula sa pangaso eh. Pwede ba? Wala akong panahon para makipagsumbatan sa inyo. Dahil kitang-kita naman kung hanggang saan inabot ang mga likha namin. Kung gaano kalayo at kung gaano kalawak ang naitulong nito. At kung gaano ito kahalaga sa panahon ngayon. I don't need to share na rin sa inyo. Like, I mean, kailangan pa ba? Duh! All I know is like, maunlad! Maunlad kami compared to you guys. Tama ka riyan, Chanel. Ngunit ano bang gusto niyong malaman sa amin? Marami kaming ambag tulad ng pagpapalawak ng mga sistemang transportasyon, modernong medisina, at pag-focus sa pagpapaunlad ng teknolohiyang nagpapadali ng buhay ng mga taong sumunod sa amin. Mabilis na komunikasyon na nakikita naman natin ng gamit nating teknolohiya ngayon. Che, masyadong nagpapakababa. Hindi na kailangan iyan, Ana. Kung ganyan ang iyong pahayag, mabuti na lamang banggitin ang mga naging masamang epekto ng teknolohiya sa sumunod na panahon sa inyo. Suportado kita riyan. Alam naman nating lahat na buhat sa panahon ng moderno at postmodernisasyon, ano man ang tawag dyan, diyan nagsimula ang pinakamasamang epekto na makikita sa kasalukuyang panahon. Ang pagkakalat ng maling impormasyon. Kung sa amin yan, pugot-ulo nga abutin yan. Patay agad. Naku, tama ka riyan.
Kung hindi sa kapabayan ng mga panahong iyan ay napaayos sana ang sistema ng edukasyon at hindi masyado ang polusyon na sumisira sa kapaligiran at buhay sa kasalukuyang panahon. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nyo. Hindi ko kayo maintindihan. Ang alam ko lang ay puro pagbabanat ng buto para kami mabuhay. Gutom o kamatayan ang aabuti namin. Kung hindi kami kikilos o gagawa ng paraan. Hindi ko alam bakit yung pinag-uusapan nyo mga yan. Mabuti na bumalik na lang ako sa mga gagawin ko. Tama ang sinuunang panahon. Maari na ba akong magsalita? Totoo, may mabuting na idulot ang inyong panahon, ngunit may makikita rin tayong masama. Pareho lamang na binubuo ng mabuti at ng masama ang pag-unlad ng teknolohiya. Mula sa iba't ibang panahon, hanggang sa kasalukuyan, nakikita natin na ang teknolohiya nakatutulong sa pagpapabuti ng kalidad ng ating buhay. Nakatutulong ito na padaliin at gawing magaan ang trabaho nating mga tao. Ngunit sa panahon ngayon, puno na ito ng masamang epekto. Totoo, ang teknolohiya, mabuti ang kanyang hangarin. Ngunit dapat natin ito gamitin ng may kamalayan at may mabuting hangarin para sa kinabukasan. Hindi inaabuso. I didn't think that I would express myself right now, but like, tama sila. Tama ang two eras. Sa ngayon, dapat na lamang gamitin ang technology para rin sa kapakinabangan ng mga tao in the present, in the modern times. Like, this way, masosolusyonan ang mga masasamang epekto ng technology para sa future generations. Right? Lahat naman ng bagay sa mundo ay magagamit natin ayon sa ating kagustuhan. Talagang nasa sa tao yan kung paano niya gagamitin. Para ba siya sa mabuti o para sa masama? Sa panahon namin ngayon, maraming nagsasabi na ang teknolohiya raw yung kumukontrol sa mga tao. Ngunit di dapat ganun. Dahil pagbalik-balik ta rin man natin ang mundo, bumalik man tayo sa sinaunang panahon, kung hindi dahil sa mga tao, hindi magkakaroon ng teknolohiya. Kaya ang dapat na lang nating sabihin ay kasangkapan ng tao ang teknolohiya para mapabuti ang ating buhay. Kaya nararapat lamang na gamitin ito na iniisip ang kapakanan ng ating kapwa-tao.